Hello guys! Kumusta po kayo? Mabiyayang araw sa lahat, mga kumareels, inay, guys, so ano pa man yan. So today nakikita niyo naman po siguro kung anong ginagawa ko sa video na ito, no? I just wanna share with you guys kung paano po ako napunta sa ganitong mga bisyo. O diba? Bisyo. Bisyo talaga ang tawag ko dito. So, I just wanna share with you kung paano po ako napunta dito at paano ko siya inumpisahan. So, during COVID time po, mga kainday, diba noon po time na yun is bawal po tayo makimingle, bawal tayo makipag-chika-chika, makipag-marites sa ating mga kaibigan na wala rin ang gatherings, get together, pagbabanding ng bawat isa. So, I was looking for something that make myself busy, lalo na po yung isip natin kasi na-target niya yung pag-iisip natin eh, diba? Kasi parang noon time na yun kapag ka dinapuan ka, napanghinaan ka ng loob, tapos lalong kinain niya yung minds, yung isip mo na ganito yung sakit ko, nagka-COVID ako, parang mas doon lalong bumababa yung immune system mo, no? So, back to the topic po na nasa video. So, sabi ko, gusto kong magkaroon ng pagkakabisihan kasi hindi nga kami makalabas ng mga bata. So, sabi ko sa asawa ko, bilihan mo ako ng mixer kasi nung mga una, ang ginagamit ko lang is hand mixer. Medyo mesakit siya sa kamay at saka ang hirap magmasa ng tinapay. So, actually, nung time na yun, na-line ko yung sarili ko na sabi ko na mag-excel. Kumbaga, nag-excel at natuto rin naman. Natuto ako sa pag-bake. Which is yun yung napagtutunan ko ng pansin until now. So, sabi ko, bilihan mo ako ng KitchenAid. Gusto ko matutong mag-bake. So, ayun nga. Na-train na ha sa, natuto sa YouTube University. O, diba? Ang ganda ng eskwelahan ko. YouTube University lang yan, guys. So, if you want to explore something, go on YouTube na maybe will help yourself, baka mailabas niyo pa kung ano yung mga talent sa sarili mo. So, ayun nga. Dahil nga COVID, yun yung time na magsa 7 years old din si Ate Kiana. So, sabi ko mag-DIY na lang tayo, andito na lang sa bahay since bawal ang mga bisita. So, nung time na yon ginawan ko siya ng Harry Potter team dahil yun ang gusto niya. So, binilihan namin siya ng mga memorabilia ng Harry Potter. Tapos, ginawan ko siya ng setup nun. So, nakita niyo naman doon sa video. No? So, yun yung unang setup ko sa bahay ng birthday niya, which is, dati, regular na balloons lang. So, after that, nagkaroon ako ng mga sunod-sunod na pagde-decor, which is yung nag-smash cake ng inaanak namin na si Ellie, and then, yung birthday, first birthday sa Barkada Grill ni Bella. So, yun. Thank you, Mars, sa pagtitiwala, no? So, ayun po. Aside from doing some arts, kasi actually Pilipinas pa lang, parang nahilig na akong mag-arts, which is some of my kapatid po is si ate, si kuya yan, mga mahilig yan mag-drawing at saka magpipinta, magsa-setup. Si ate magaling mag-decor, mag-design. Yan po yung kanilang linya. So, medyo nabahiran ako ng konting talent nila. So, ayan po, na-apply ko siya ngayon. No? Ito yung naging epekto sa akin ng COVID until now. So, happy naman ako kasi instead of minsan isa-stress natin sa araw-araw. Hindi naman araw-araw, minsan dumadating yung problema. Dito ko dinadivert yung isip ko. Ito yung nagiging stress reliever ko. So, which is na i-apply ko siya number one sa business ko. Yung paggagawa ko ng cake, yung arts, yung paggagawa ko ng balloon decor, yung arts, yun doon na isingit ko siya. So,
Dahil po sa COVID nung panahon na yon, ito po yung naging resulta niya sa akin. Ito yung naging epekto. Kumbaga, though merong mga negativity na nangyayari sa labas, ito naman yung positive output na ano na ibigay sa akin ng COVID na yon. Nailabas ko ng konti or very very light yung aking talent na sinishare ko rin naman sa iba, lalo na kay Lord, diba? Thank you, Lord, sa gift of talent. Pagpalain niyo pa nawa ang aking mga kamay. So, ayun po. So, during COVID, doon po ako nag-start na pumasok sa aking business sa pagbabalon decor, pagbabalon artist, cake decorating, customized cakes, at saka hot foods, which is yung cater na rin po. So, ayan po, dyan ako nag-umpisa ng aking pagbabalon. So, etong ginagawa ko, simpleng balloon bouquet po is gift po sa aming kaibigan na may-ari ng Vital Steam, kay Kuya Albert and Ate Judith. Congratulations po sa inyong grand opening last April 30. Actually, binigay ko na siya nung soft opening. I thought it was their opening. Wala, hindi pa pala yun yung grand opening. So, ito po yung ginawa ko na balloon bouquet. So, yan lang. Nagamit lang ako ng ilang balloons dyan. And then, coordinated na lang sa color. Tapos, yung clear balloons, which is ang tawag dyan, is yung bobo balloons. Yan po yung ginagamit ko minsan. Or ibang style ng lobo na pwedeng sulatan or lagyan. Hindi pala sulatan, pwedeng dikitan ng mga cry-cut finals ko. Pagka sa mga greetings na or yung pangalan ng celebrant. So, ito po yung gift ko kay Kuya Albert kasi regular tsaka suki ko siya sa pag-order ng mga ulam, ganyan. Kasi paborito niya daw yung gulay ko, kaya, so, diba? Nakakaakit tayo ng customer sa sarap ng ulam natin. Charot! Hindi po, ayan po. So, ito yung balloon bouquet na ginagawa ko para sa kanila. So, to Kuya Elber and Ate Judith Yabot, congratulations po again. More blessings to come. And thank you po. Thank you rin po sa pag-support sa aking small business. Sa pagtangkilik sa aking munting kabuhayan habang ako'y full-time mama. So, ayun lang po ang aking maishishare sa inyo for today. And ayan po, gumagawa lang ako dyan ng gagawa na ako dyan ng swirl. Nahirapan ako medyo dyan kasi kailangan mo pa siyang itali sa isang bilog na tubo. So, ang gamit ko dyan is yung aking rolling pin. Don't worry, nililinis ko naman yan pagkagagamitin ko na sa bib. Kung makawala yan, lagi ko na lang yung problema. So, diba? Kulang lang kayo ng konting technique dyan sa mga gusto mag-decor ng bahay nila dyan ng birthday, pero pag ayaw nyo at wala kayong time, contact lang po kayo sa ating mga kaibigan sa paligid, Grandiose, Dalumakin's Grandiose Events, God's Grace Kitchen for your food, cakes, and balloon decorations sa inyong special occasions. Call us and PM us po. So, ito naman yung aking cry-cut vinyl, ang aking katulong sa pagkakat ng aking mga messages na dinidikit sa aking mga balloons sa mga balloon decors ko. So, this is my partner in crime. Thank you. Pekena man, may kasunod ka pang isang machine.
And then, ito na po yung aking pagdidikit session sa aking balloon. So, gumagamit lang ako dyan ng transfer vinyl, which is yung clear, made from Cricut materials and supplies. So, ayan. Medyo pricey-pricey yung mga gamit ng Cricut eh. Kaya, dapat use it wisely. Diba? At ito na po ang ating output sa ng ating balloon bouquet for Vital Stream Limited Massage. Ano pala? Vital Stream Massage Therapy Limited pala. Grand opening. Congratulations po!